Magandang araw mga kaibigan. Shout out muna ko. To Madam Malu Montuano from Santa Ana, Tagaytay, Rizal. Salamat Madam Malu sa palagi niyong panonood sa aking mga vlogs. Pag-usapan natin ngayon ang isang possibility na ang life story ng ating minamahal na DJ Bantag ay isa sa pelikula. Okay? I-advertise ko ulit. I have committed na in every vlog na gagawin ko, i-advertise ko ang Bantag Raffle for a Cause. Dito kayo po tatawag 0936-973-2500. Cell number yan ni Attorney Julieta Puday, ang treasurer ng Ilaban. Bawat ticket po is 2,000 pesos at malalaki ang papremyo. Makatulong pa kayo sa mga nangangailangang pasyente, mga estudyante na tutulungan ng Ilaban, plus yung panggastos mismo ng Ilaban lawyers sa matagal na legal battle pagdepensa nila kay DJ Bantag. Okay, so ulitin ko, ito po ang inyong tawagan. Okay, punta na tayo. Yung Bantag the Movie. Narinig ko mismo si DJ Bantag nung nag-usap sila ni Big Was. Sabi niya, pag gusto niyong magkaroon ng pelikula, Agila ng Cordillera, sabi niya. Tapos, may mga gumagawa na ng hakbang para sa pelikula ito. Kaya lang, yung pagkabanggit niya, parang iniipit ang mga papel. I don't know kung may permit pa ba ito. Basta ang naintindihan ko sa kanya, mayroong grupo na gustong gagawa ng pelikula tungkol sa kanyang buhay at yung nabanggit niya is Agila ng Cordillera. Okay. Speaking of Cordillera, ang alam ko, ha, correct me if I'm wrong, may nauna ng dalawang Cordilleras na nagawa ng pelikula. Ang una, si late Father Conrado Balweg, at ang pangalawa si General Arturo Ortiz, yung kanyang Medal of Valor na nakuha na niya nung kapitan pa siya, ang title is Medalya ng Kagitingan. Ito yung alam kong dalawang Cordilleras na nagawan na ng pelikulang buhay. Correct me if I'm wrong, ilagay nyo na lang sa comments. So, sana, pangatlo, gagawan na rin ng pelikula si DJ Bantag, yung buhay niya. I-explain ko mamaya no, kung bakit kailangan magawa ng pelikula. I-summarize ko lang yung si late Father Balweg. Bakit? May mga pare, may mga religious people, madre, na sumusuporta sa CPP-NPA. Ang dahilan po nito is nabiktima sila ng false teaching, na deceive sila. Merong tinatawag po nung una na liberation theology sa Roman Catholic Church. Ang theology na ito, ang tinuturo, ang Panginoong Isus ay isang revolutionary, lumalaban para sa mga pobre. So, kung ang Panginoong Isus lumalaban sa mga naapi, yung social action, ganun, eh dapat lumaban din tayo. Oh, yun na, humawak na sila ng armas. But they were wrong. Ang Panginoong Isus, tumulong siya sa mga pobre, ginamot niya ang mga masakiton, pinakain niya ang mga nagugutom, kaya lang hindi siya humawak ng armas. Anong pamamara ng Panginoong Isus? Pag-ibig. Doon sila nagkamali. Ang kanyang buhay mismo, hindi siya nag-led ng revolution. But then, ang ginawa niya, mismong buhay niya, isinakripisyo niya, namatay siya sa cross para mapatawad ang ating kasalanan. Kaya, ABC ulit tayo. What we need to do is just accept that we are a sinner, believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan, and then see, commit or surrender our lives to the Lordship of our God. Kaya, pagdating ng ating kamatayan, we can be sure of be reunited back
to heaven with God. Okay? So, yun po, si Father Balueg na biktima ng Liberation Theology. Si Captain Arturo Ortiz Panon, Medal of Valor niya, ito naman yung sa AFP history, the greatest raid na nangyari. Very successful ang nilusob nila ang kampo ng maraming inpay. Kakaunti lang sila, outnumbered sila. I think mga more than 50 lang sila, mga 100 plus yung kalaban. Ang masama, maraming civilians na naisama sa grupo ng inpay dahil mayroong celebration ng mga inpay doon. Graduation rate sa tanang training. Kaya, nung nagkaputokan na, dito na lumabas yung kabayanihan ni Captain Arturo Ortiz. He saw to it na walang madamay na civilian. So, kasagsagan na ng putukan, nailagay sa citation ni Captain Ortiz, tumayo siya, in-expose niya ang sarili niya, pumunta siya sa gitna ng labanan, at inalalayan ang mga civilians. Pinadapa, binigyan ng instruction na pwede siyang mamamatay doon. But then, yun na nga ang kabayanihan ng isang kordilyeran. Dahil doon, walang nasaktan ni isang civilian. At maraming nalagas na inpay, maraming na samsam na mga armas. Kaya greatest raid. Yun po, si Captain Arturo Ortiz. Isang mix Ilocano, igurot siya dahil lumaki siya sa Cordillera. Ano ba? So ito na tayo. Kay DJ Bantag, bakit kailangan isa pelikula ang buhay niya? To me, DJ Bantag is an inspiration. Modelo siya. Kaya maraming mga sumusuporta sa kanya dahil yung buhay niya, inosente, hardworking, ginawa lang niya yung trabaho niya, the best Bucor chief that we ever had. Siya yung number one na lieutenant ni Tatay Digong, of course, with Senator Bato, silang dalawa, para sugpuin ang droga. Ngayon, inaapi na siya. Okay? Yun po. Napakaganda ang kwento ng buhay. Na-interview ko si DJ Bantag noong December. Alam ko yung mula pagkabata hanggang naging Bucor chief siya. Hindi ko na lang muna ikwento para may suspense kung matuloy na yung pelikula. Eh di, malalaman nyo yung kanyang pagkatao. Basta ako, saludo ako sa pagkatao nitong DJ Bantag nito. He's a very humble man. 4-star general siya, nagsisir sa akin. Kaya inatip ako siya. Huwag kang mag-sir. Nahihiya pa. Dahil lang mas senior daw ako. Eh, hindi pwede yun. Kaya tol na lang ang tawagan namin. Okay, ito pa yung isang maganda, no? Agila ng Cordillera. Tapos meron ding Agila ng Davao. Hindi ba magandang preparation na ito? Alam niya na, maraming nag-u-joke kay DJ Bantag na Senator Bantag 2025. And then sa 2028, Vice President Bantag. Yun na ang ano, ang suggestion ng karamihan. Oh, so kung magawan siya ng pelikula ngayon, di ano na, lalo na siyang na-expose ano. Ito na yung gustong-gusto ni Boeing, yung media exposure. Okay? Bumirang, nag-backfire sa kanya dahil gusto niya tatakbo ng senador sa 2025. Ginamit niya si Bantag para sumikat. Eh anong nangyari? Lalong nadiin si Boeing. But then, kung mayroong pelikula 2023 pa man lang ngayon. Kung hindi ngayon, next year, may papalabas. Nako, ang ganda niyan pang preparasyon sa Bantag 2025. Ang Agila ng Cordillera, later on, mag-team up sa Agila ng Davao. Yun na, parehas na matapang, parehas na may malasakit,
parehas na may gininto ang puso na mag-serve sa sambayan ng Pilipino. Good luck po sa pelikula lang ito. Sana matuloy na. Again, i-remind ko ulit ang Bantag Raffle Ticket for a Cause. Tawag na dito kay Attorney Juliet Puday. See you po next video.